pag tinignan natin ng maigi, maiisip natin na yung mga pangako kay Abraham, ito po ang maaring maging kahulugan. Nung binanggit ng Diyos, pumunta ka sa bayang, ituturo ko sa iyo, binibigyan siya ng lupa para sa kanya at sa kanyang lahi. Yung ikalawa naman, sinabi, pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin ko kayo isang malaking bansa. Gagawin silang isang dynasty o isang lahing maharlika na ang ibig sabihin, meron magiging hari mula sa kanilang lahi. Yung pangatlo naman, binanggit na siya ay gagawing pagpapala sa lahat ng mga tao. Eh, worldwide blessing ang pangakong iyon. Ang ganda, no? Kaya lang alam niyo ba, napaisip itong si Abraham kasi naging palaisipan sa kanya yung ikalawa. Di ba na doon nakasaad na pararamihin yung kanyang mga anak at apo? Eh, sa panahong ito, 75 years old na itong si Abraham. Eh, wala pa siyang anak. Eh, pati yung kanyang asawa, di ba? Si Sarai, baog. Kaya, nag-iisip itong si Abraham. Dito naman tayo sa Genesis chapter 15. Bago ang lahat, makikita natin na masusubok itong si Abraham. Isang test ng kanyang pagtitiwala at pananampalataya kasi yung isang tanong na magtitiwala ba ako sa Diyos? Yan po rin ang itatanong na paulit-ulit dito sa Biblia at sa kanyang mga kwento. Makikita naman natin na merong isang aral ng pananampalataya na makukuha tayo dito sa parting ito ng Genesis 15 verses 2 to 6. Tinawag kasi ni Yahweh itong si Abraham at sinabi sa kanya, halika dito sa labas at tignan mo yung langit. Bilangin mo yung mga bituin kung kaya mo. Ganyan karami ang iyong magiging lahi. Aba, nabilang kaya ni Abraham yung dami ng mga bituin? Makikita natin kung babasahin natin na nagtiwala itong si Abraham. Bagamat pag tinignan natin yung verse 12 dito chapter 15, merong isang impormasyon dyan na mahalaga. Eh, sinasabi dyan na pagkatapos mag-usap ni Yahweh at ni Abraham, saka palang bumababa yung araw. Ibig sabihin, nung nag-uusap sila at pinakita yung langit kay Abraham, hindi pa madilim, maliwanag pa. Eh di, walang makikitang mga bituin, di ba? Pero gayon pa man, nagtiwala itong si Abraham. Kasi alam niya, kayang-kaya gawin ng Diyos ang kanyang pinangangako. Punta naman tayo sa Genesis chapter 17. Dito makikita natin na magaganap yung sinasabi kong mahalagang tipan. Makikipagtipan kasi itong si Abraham kasama ng kanyang tribo sa Diyos. At bilang tanda ng tipan, pumayag si Abraham na siya at ang kanyang tribo na mga kalalakihan ay magpapatuli. Isipin nyo, 99 years old, magpapatuli si Abraham. Kayong mga kalalakihan, kaya nyo ba yan? Nako ako, hindi ko kaya yan, mahirap yan. Pero ibang klase talaga itong si Abraham. Tinupad niya yung kailangan para matupad yung tipad. Kaya naman, sa pagkakataong ito, binago ng Diyos ang kanyang pangalan. Ngayon, hindi na siya si Abraham, kundi siya ay magiging Abraham, na ang ibig sabihin ay ama ng mga bansa. Ito namang si Sarai, magiging Sarah, na ibig sabihin ay ina naman ng mga bansa. Galing ano? Meron nga palang mga kwento dyan tungkol kay Lot, kay Sodom at Gomorrah at Abimelech na lalaktawan muna natin. Kasi mas mahalaga po na masundan natin yung kwento tungkol doon sa binhi ng pangako. Kaya pupunta muna tayo sa Genesis chapter 21. Dito kasi sa Genesis chapter 21, tutuparin na ng Diyos yung kanyang pangako dito kay Abraham. Na Abraham na ngayon, di ba? Magkakaanak na si Abraham at si Sarah.
At yan ay walang iba kundi si Isaac. Oo, si Isaac. Na ang ibig sabihin ng kanyang pangalan ay laughter o natawa. Tapos, sa pagpapatuloy ng ating kwento, pupunta naman tayo sa chapter 22. Dito naman, susubukin agad itong si Abraham. At ang pagsubok ay, sinabi ng Diyos, isama mo ang kaisa-isa mo at pinakamamahal mong anak na si Isaac at dalhin mo siya sa lupain ng Moriah. Doon sa ibabaw ng bundok, ihandog mo siya sa akin. Nako, mawawala ba itong si Isaac? Tingnan natin ha. Di ba kakabigay lang ito bilang biyaya kay Abraham? Sige, sundan natin ang kwento. Ayon sa kwento, eto nga si Abraham ay nagtiwala pa rin. Kaya kinabukasan, inihanda na niya ang mga gamit para pumunta sa lugar ng Moriah. Kasama ang dalawa niyang alipin at si Isaac, sila ay naglakbay. Pagdating sa paanan ng bundok, iniwan niya ang dalawang alipin. Ang mag-ama na lang ang nagpatuloy ng kanilang paglalakbay. Diyan makikita natin na kinausap nitong si Isaac ang kanyang ama at tinanong, Ama, meron tayong panggatong, meron din tayong dalang talim at apoy, pero nasaan ang tupang iaalay natin? Aba, ang sinagot pa naman ni Abraham na buong pusong galing sa kanyang kaisipan ay ang Diyos ang magbibigay sa atin ng ating ihahandog. Ngayon naman, nung dumating na sila sa ibabaw nitong bundok, inihanda na ni Abraham yung altar. Pagkatapos, kanyang iginapos ito si Isaac. Ang ibig nga sabihin sa Hebreo ng paggapos ay akeda. Pagkatapos yan, sasaksakin na ni Abraham itong si Isaac. Pero may sumigaw. Buti na lang. Matalas yung pandinig nitong si Abraham. Ang sabi ng anghel, huwag mong papatayin ang bata. Huwag mo siyang sasaktan. Natitiyak ko na ngayon, handa kang sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak. Galing ano? Buti napigil. Pagtingin naman ni Abraham sa likod, merong isang tupang na ipit yung kanyang sungay sa mga halamanan at ito ang kanilang inalay ng kanyang anak.